Sa mundo, huwag magpapatalo sa isang problema mo. Tanawin ng iyong gusto at pagsikapan mo ito. Huwag magpapapigil sa pasakit ng mundo. Kaya dapat happy lang, happy happy lang, happy lang. Dapat happy lang, happy happy lang, happy lang. Dapat happy lang, happy happy lang, happy lang. Dapat happy lang, happy happy lang. Diyan sa bahay mo, lagi na lang nakakulong diyan sa kwarto mo. Paulit-ulit na lang ang mga gawain, pero di ko kinakalimutan lumuhod at manalangin. Ako'y napatingin sa sarili. Hello mga kabebe, good morning. Ako si Araw, welcome to my YouTube channel. Ngayon ay Sunday. Ngayon, naligo, gumayak tayo at nakapula din, pero hindi po tayo makalabas ng bahay kasi another 1 week home quarantine tayo. Kaya so nandito lang po ako, samahan niyo ako at aatin tayo ng, dahil ngayon pong araw na to sana ay first day ng voting dito sa Hong Kong. Nag-open na po ang election dito sa Hong Kong para sa bansa nating Pilipinas. So dapat po ay kasama ako ng aking mga solid sister na bumoto ngayong araw na to, pero hindi po ako pwedeng lumabas, kaya meron pa naman po akong ilang linggo para makaboto. 8 pa po ang botohan dito. So may pag-asa po tayo. Sayang po ng aking isang boto pag hindi po ako nakaboto. Kaya talagang sisikapin natin na makalabas tayo bago mag-May. So, ayun po. Sige po, samahan niyo po ako sa vlog na ito. Thank you. So, nandito lang po ako sa kusina namin at kami ay hindi makalabas. Hindi ako makalabas. Kaya tiis-tiis lang po ng kaunti at salamat sa Diyos sa unang muling pagtetest ay negative po tayo. Salamat sa Diyos sa pagpapala at inililigtas tayo sa anumang mga karamdaman. Healthy po tayo, sabi ko na sa inyo eh, araw-araw po ako nagsisentrum. Ayan na, yung pisngi natin. So, nandito po ako sa kusina. Hindi nagtatanggal ng mask. Kakain lang at magtatanggal. So, thank you Lord kasi negative po tayo. Kaya, ayan. Inihintay ko lang po mag 12 o'clock para umatin tayo ng Zoom. 12 o'clock to 2 o'clock po ang gawain El Shaddai. Paglinggo po ay, kahit nandito ako sa loob ng bahay, ay umaattend po ako ng Zoom ng gawain ni El Shaddai. Kaya samahan niyo po ako sa aking gagawin ngayong Linggo kahit nandito lang ako sa loob ng bahay. Katapos lang ng ating gawain ni Yahweh El Shaddai at ang topic po ngayon ay Live Faith Not by Sight. Napakagandang topic ni brother at kung gusto niyo pong maka-attend din ng Zoom at makapag
puri na dahil hindi po tayo makalabas ay visit niyo po ang El Shaddai Hong Kong chapter sa YouTube at saka po sa Facebook. At ayun. Thank you sa matiyagang panonood ng aking video. Thank you at sinamahan niyo ako kahit hindi ako makalabas ay ito. Nandyan po kayo para panoorin ako. Salamat at nawa ay pagpalain tayo lahat, pagalingin tayo sa lahat ng ating mga nararamdaman, maging sa puso, maging sa damdamin, maging kung ano man po ang nararamdaman natin, pagalingin tayo ni Lord. Sampo ng ating mga mahal sa buhay, wini-wish natin na after nitong mahal na araw ay mawala ng kumakalat na sakit na ito, maging magaling na ang mundo, magaling na tayong lahat, magmahalan at magkaisa. At panatilihin natin ang respeto natin sa isa't isa. Igagalang ko yung sa'yo, igalang nyo rin yung para sa akin. Kaya ngayon pong darating nahalalan ay ang masasabi ko lang po ay suportahan natin kung sino ang inaakala natin sa tingin natin ay bukal sa kalooban natin ang pagboto, respeto. Ako po ay nire-respeto ko kung ano man po sa inyo. Kaya respetuhin niyo din po yung para sa akin na na ang iboboto natin ay yung bukal sa ating kalooban at iisa lang naman po ang layunin natin, mahalin ang Pilipinas, mapaunlad ang Pilipinas at maging mapayapa at ang bawat isa ay magmahalan, magkasundo at ayun. So yun lang po at magmahalan tayo at magkaisa. Pagkatapos po naman nito, kung sino man po ang mananalo ay alam natin na susuportahan pa din natin kasi tayo po ay iisa. Iisa tayong bansa, iisa tayong Pilipino na dapat magkaisa. Isuportahan kung ano po ang kung sino man po ang mananalo at ang mga priority nitong dapat na sa ikauunlad ng bansang Pilipinas. Ayan. Hindi po natin kailangan mag-away-away. Hindi po kailangan na magsalita ng hindi maganda o magpalitan ng kung anong mga ikakasira pa ng bawat isa, ng bawat partido. Magrespeto na lang po. Respeto na lang po ang ano natin. Igalang natin ang bawat isa, bawat opinion ng bawat isa para magkaisa ang lahat. Kung sino man po ang mananalo ay suportahan natin. Kaya ayun po ay first thing ngayon ng voting. Sayang, gusto ko pa na, gustong-gusto ko talagang bumoto. Kaya naka-red ako nag-red din ako para suportahan ko yung mga bumoto, pumila doon sa bayanihan na napakarami-raming mga kababayan natin dahil gusto natin na ngayon pa lang ay support po tayo. Thank you very much. Ayan po at hanggang dito lang muli ang ating video at
Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, please like and subscribe and pakiclick ang notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na video. Ingat po at God bless mga kapili. Be wise, be strong, and be happy. Ayun po, dahil sa hindi ako makalabas ay may sinend yung anak ko na si Princess ng video. Hindi ko po ma-i-upload. So, ngayon isasama ko po dito sa video ko kung paano siya maging fan and supporters. Talagang sumama siya kay papa niya para suportahan niya si Kuya Sandro at si BBM. Talagang napahanga ako doon dahil sa murang isip niya, hindi na pala bata. Sa isip niya ay talagang supporters na siya at hindi pa po siya pwedeng bumoto pero talagang BBM. Yan, sige po. Eto, panoorin niyo po kung kasama siya talagang pumunta, pumila, at nakipagsiksikan talaga siya para makita niya si BBM. At nawala nga lang si Sandro, gusto niya rin makita si Kuya Sandro niya. Kaya, panoorin niyo po, sasama ko siya dito sa vlog ko na to. Tayo sa halip ng langit, lupa ang uhaw sa pag-ibig. Lagi tayo sa halip ng langit, halina't sumayaw sa ilalim ng araw. Maghawak-hawak ng tiyama, ikaw ang aking mahal. Pilipinas, ang pinag-uusap-usapan, ang nangunguna, ang pilit na binabagsak, ngunit lalo namamayagpag, ang pinakamainit na kandidato sa pagkapangulo, mga kababayan, salubungin natin ang nag-iisang pambato, ang Tigre ng Norte, ang susunod na Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. BBM!
Salamat po. Gusto niyo na po na magkarabiyo. Amen. Talaga naman ay kahit gabi na at dapat dumalamig ang hangin, ang pakiramdam po namin ng unity may mainit na mainit dahil sa mainit na salubong na ibinigay ninyo sa amin. Maraming maraming salamat po. Napakalayo po, marami po kaming pinanggalingan. At kaninang umaga ay nasa San Fernando, La Union pa kami. At napunta na kami dito hanggang nag-motorcade kami, hanggang nakarating sa Manawag. At dito bumalik sa Binalonan para mapanayam at makasama kayong lahat ngayong gabi. Maraming salamat sa inyong pagpunta rito. Alam ko po, marami sa inyo ang matagal nang nakantay at nagbilad sa araw at nagpainit. Kaya naman siguro napakainit ng salubong na naramdaman namin. Yun lamang, nung nagmamotorcade po kami, tuwan-tuwa na ako. Dahil naghihiyawan at nagtitilian ang mga tao. Sabi ko sa sarili ko, okay ito, may asim pa. Sabay, ang sunod na tanong, nasan si Sandro? Sandro, mas malakas yung hiyaw yata pag napanggit ko yung pangalan ng anak ko. Alam niyo po, yung anak ko ay busy-busy nasa Ilocos Norte. Tumatakbo siya bilang congressman ang primero distrito ng Ilocos Norte. Kaya ay papaabot ko na lang sa inyo, sa kanya ang lahat ng wedding proposal. Meron isa, sinasabi, iyon na boto ko pero aking si Sandro. Ang tanong ko sa kanya kung papayag siya. Palagay ko papayag yun. Maraming salamat po sa inyo lahat. At kami po sa Unity Team ay kung saan-saan na po nang galing at marami na, kami, na po kami napuntahan. At pagpunta naman namin dito sa lalawigan ng Pangasinan, dito po, lalo na sa west side ng Pangasinan, ay naramdaman namin ganun din ang aming salubong na nakukuha sa taong bayan kapag lalo na naumpisaan namin at napapag-usapan namin ang aming naging adhikain na pagkakaisa. Kaya naman po, naging unit team ang tawag sa amin. Dahil kami ni Naisara ay ang aming layunin. Ang aming hangarin para sa Pilipinas ay unity, pagkakaisa. Kaya po, lahat po ng ating mga senador, kung titignan po ninyo, ay iba-iba pong pinanggalingan ng partido. Dahil po, yan ay halimbawa doon sa aming sinasabi na pagkakaisa. Kahit na hindi po, kahit iba't ibang kulay ng politika, ang pinanggalingan, ang pinagkasunduan, at nagkakaisa kami na kami ay gagawin ng lahat upang pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino at pagandahin ang ating minamahal na Pilipinas. Kaya po, ay yan po ang aming naging adhikain. At ang aming sinisigaw sa lahat ng aming mapuntahan ay ang pagkakaisa. Dahil po, marami po tayong problemang hinaharap. Nandyan pa rin po ang pandemya. Nandyan din po ang krisis ng ekonomiya na dala din ng pandemya.
Kaya kailangan, ang dami po natin kailangan ayusin. Aayusin po natin at tutulungan natin ang mga maliliit na negosyo. Kailangan po natin ayusin ang ating agrikultura. Kailangan natin buhayin ang industriya ng turismo. At lahat ito para magkaroon muli ng trabaho ang ating mga kababayan. Kailangan po natin ituloy ang infrastruktura na programa na build na sinimula ni Pangulong Duterte. Isama na rin natin dyan yung itinatawag na digital infrastructure na ang ating internet. Yung presyo ng kuryente, kailangan natin hanapan ng paraan para ibaba. At napakataas masyado at nahihirapan ang taong bayan. Ang ating mga eskwelahan, ang ating edukasyon ay kailangan natin patibayin. Tulungan ang ating mga guro para pagandahin ang maging kalidad ng pagtuturo para sa ating kinabukasan, ang ating mga kabataan. Napakarami po ang kailangan pang gawin. At alam naman po natin na kapag ang isang tao, kahit gaano kagaling, kahit gaano kasipag, kahit gaano katapat ang kanyang pagmamahal sa taong bayan at sa Pilipinas, ay siya ay isang tao lamang. Kaya naman po, kailangan natin dito sa hinaharap natin ng mga krisis ay ang pagkakaisa. Dahil po, kung pag-aaralan natin ang kasaysayan ng Pilipinas at tignan natin po, tigarating ang tao, kahit gaano kagaling, kahit gaano kasipag, kahit gaano katapat ang kanyang pagmamahal sa taong bayan at sa Pilipinas, ay siya ay isang tao lamang. Kaya naman po, kailangan natin dito sa hinaharap natin ng mga krisis ay ang pagkakaisa. Dahil po, kung pag-aaralan natin ang kasaysayan ng Pilipinas at tignan natin po, tignan natin kung paano tayo nakaraos sa lahat ng krisis, lahat ng sakuna, lahat ng hamon na naharap sa ating mga Pilipino, tayo po ay nakaraos dahil po tayo ay nagtulungan, dahil po tayo ay nagmahalan, dahil kapit-bisig po ang mga Pilipino hinarap ang kahit anong hamon at sa ganung paraan. Tayo ay hindi lang nakaraos, kundi tayo'y sumikat pa. Kaya naman po, yung pagkakaisa ang naging adhikain namin. Ang pagkakaisa ang aming layunin para sa ating sambayanan. Na tayo ay makita natin lahat po ng galing, lahat ng sipag, lahat ng husay, lahat ng pagmamahal na nasa puso ng Pilipino ay sabay-sabay na nagtutulungan. At hinaharap po ang mga problema na nadadala dito sa ating bansa. Kaya po patuloy po ang aming pag-ikot sa nakaraang ilang linggo, sa ilang nakaraang buwan. At isinisigaw namin itong aming sinasabi at hikain ng ating pagkakaisa. At alam niyo naman po, maganda po ang pagtanggap ng mensaheng ito ng ating mga kababayan. Ngunit kung talaga namang isipin natin, hindi naman po siguro kataka-taka kayo. Dahil ang mga Pilipino, tayo naman hindi tayo palaaway. Hindi naman tayo naghahanap ng gulo. Hindi natin pinupuntahan yung mga tao at sinasabi, mali kayo, kami lang ang tama. Hindi po dahil ang hinahanap lang ng Pinoy, simple lang, magkaroon ng disenteng buhay. Dito, makaahon tayo sa pandemya, makaahon tayo sa kahirapan na dala ng pandemya. Kaya naman po, habang tumatagal ang panahon,
ay naririnig po natin ang sagot ng ating mga kababayan dito sa aming sigaw ng pagkakaisa. At ang sagot na yan ay nagsimula ng parang isang bulong lamang at halos hindi marinig. Ngunit habang tumatagal, habang patuloy ang aming pagsigaw ng ating adhikay ng pagkakaisa, ito po na naging aming advokasya. At sinasabi namin ay nakikita namin, natanggap po ng Pilipino. Kaya naman po, sa palagay ko, panahon na, na itong ugali ng Pilipino, itong katangian na Pilipino na ating ipinagmamalaki sa buong mundo, ang ating sinasabing makabayanihan na Pilipino, ay hindi naman talaga dahan-dahan ay tinatanggap ng taong bayan kung hindi ay lumalabas sa mula sa kanilang mga puso, mula sa kanilang sa ating kultura para maramdaman ng bawat isang Pilipino. At ang sagot, ang sinagot po ng ating mga kababayan ay sa simula nga ay parang bulong lang po at halos hindi marinig. Ngunit habang tumatagal ang panahon, yung bulong na yan ay lumalakas ng lumalakas. At mas marami po ang sumasama sa atin at sinasabi, tama, ayan, yan ang tutunguan natin ang pagkakaisa. Nang sa ganon, tayo ay maging mas maganda ang buhay. Tayo ay mas maraming tayong mga pagkakataon at oportunidad sa ating kinabukasan. At yung bulong po na yan, na sinimulan ng aming kampanya nung nakaraang taon pa. Yung bulong na yan ay dahan-dahan palakas ng palakas habang dumadami ang bumubulong, habang dumadami ang nagsasalita at naririnig na ngayon po natin ang tinig ng mga kababayan natin, ang tinig ng sambayanang Pilipino. At patuloy po na palakas ang boses ng ating mga kababayan. Patuloy po ang hanggang ngayon po ay sigaw na at hindi na lang bulong at hindi lamang tinig, kundi ito po, ano po ang sigaw ng Pilipino, ang sigaw ng mga Pilipino. Kasama ako dyan sa ating naging kilusan ng pagkakaisa. Kasama kami riyan para magpagpaganda at maging maunlad ang Pilipinas. Kasama kami riyan sa pagmamahal natin sa bawat kapwa Pilipino natin. Kasama kami diyan sa pagmamahal ng ating bansang Pilipinas. Kaya naman po ay